Hi YouTube world! Tara gumawa ng isang Japanese dish today na napakasarap, ang tonkatsu, deep fried pork. Meron tayong anim na pork chop or boneless pork chop cut, harina, beaten eggs, at panko or breadcrumbs. Chop-chop-chop lang natin ang karne. This way, pinapanipis po natin siya para mas maluto or mas madaling maluto yung loob. Lalagyan naman natin siya ng pampalasa, ang asin at paminta. Ang ginagamit ko po ay shokushyo or asin at pamintang pinagsama na. Mabibili niyo siya dito sa Japan. Pero pwede kayong gumamit ng magkabukod na asin at paminta. Next naman, magko-coating na tayo. Ilagay natin sa harina. Next naman, nilalagay na natin siya sa beaten eggs. Kung mapapansin nyo, nag-iba na po yung karne kasi nag-lowbat yung camera ko kanina. Ayan, pwede tayo mag-double coating. Ilagay nyo ulit sa harina, then beaten eggs. Pero kung ayaw nyo naman at gusto nyo manipis lang, pwede na po kayong dumiretso sa panko or breadcrumbs. Pero gusto namin mas crunchy kasi kaya yan, double coat tayo. So ayun na nga, may hindi tayo nalagyan na eggs pero okay lang yan. Palutin natin ng panko or breadcrumbs. At this time, dapat meron na tayong mainit na mantika. Pero dahil nakalimutan ko magpainit ng mantika, ilalagay ko muna siya dito. At gagawin lang natin itong procedure na to sa lahat ng karne natin. Ayan, deep fry lang natin siya. I-check natin siya kung brown na po siya o luto na yung loob. Luto na ang ating tonkatsu, hiniwa ko lang siya ng maninipis. Ito po talaga ang traditional way ng cut ng tonkatsu. Masarap siya pag may mga chopped cabbage, cucumber, and tomatoes. Ito naman ang tonkatsu sauce. Mabibili nyo siya dito sa Japan or kung nasa ibang lugar kayo, baka meron sa mga Asian store or Japanese store. Siyempre, mas masarap ang ating tonkatsu kung meron siyang kapartner na miso soup or miso shiro. Thank you for watching everyone! Sana nagustuhan nyo po itong tutorial ko sa isang napakasarap na Japanese dish, tonkatsu. See you guys again! Please like and subscribe to my channel!